Melody. So back again, andito tayo ngayon, another video for you guys. And yung katanungan natin is yung amino 2-2-3 na supplement. Kasi maganda yung feedback natin doon. Enough ba yung supplement na yun, just yung amino 2-2-3 to build muscle? So sasagutin natin yan sa video na to. Stay tuned guys. Yun nga. So nasa currently nasa 1,700 subscribers na tayo. Pa-push na natin ito to 2,000 subscribers para mas masaya. At para tuloy-tuloy rin yung ano, binabahagi ko na information, paki-leave na lang ang like at pa-subscribe na rin sa channel na ito. Guys, salamat. Ito yun guys. So, yun nga yung katanungan. Enough ba yung amino 222 na tablets as supplement to build muscle? May ginawa akong video, like what I said earlier, may ginawa ako na video about yung review dun sa amino 222. At nasabi ko na nga dun sa video na yun na yung amino 222 guys, as recommended intake dun sa directions niya, dun sa supplement na yun is 10 tablets a day. Yung 10 tablets a day na yun is only 10 grams of protein guys, 10 grams of amino acids. So hindi siya enough to build muscle. So unfortunately guys, hindi kulang yun. And anong mare-recommend ko kung yun lang yung budget natin, let's say yun lang yung budget natin for supplement, additional supplement to build muscle, you can make use of yung amino 222 tablets, 222 tablets after exercise. So maximize nyo lang, let's say 4 to 5 tablets after exercise, tapos yung pag-exercise days nyo lang, tsaka nyo lang siya i-intake. Non-exercise days guys, kailangan pa rin natin ng protein. Pero yung protein, kukunin natin dun sa food intake natin. So yun, kakain kayo ng maraming meat or inom kayo ng milk, other sources of protein from food guys. Basta enough yung protein nyo, sigurado lalaki kayo at sana consistent rin yung, ano, yung exercise program nyo, exercise routine nyo. Ayun. For, ba't ko nga pala, ba't ko nasabi na hindi enough yung amino 222 na sa supplement to build muscle. Hindi siya enough guys kasi yung 10 grams na direction is just for like additional parang additional intake lang yun dun sa protein requirement mo for that day. That means guys, let's say I'm 100 pounds. So yung 100 pounds na yun, syempre kasama dun yung body fat ko. Let's say my body fat for that period is around 10% body fat. So meron akong 90 pounds na lean weight. So at least mga 80 or 90 grams of protein a day ang intake ko, divided into several intakes per day yun. So yun nga guys. And ang pinaka-importante na intake doon is first thing the morning on empty stomach, intake mo ng protein or aminos. Then after that, yung immediately after exercise, so yun yung intake mo ng protein again. I would suggest na at least mga around 20 grams of protein ang inumin nyo after exercise. So mga 20 to 30 grams, mga ganun, after exercise. So yun yung optimal na dosage. Ngayon guys, sana nakatulong ako sa inyo. Kung meron pa kayong mga questions, comments or suggestions, leave naman dun sa comment section natin at sasagutin natin yan on the next video. So I'll see you guys next time.